Ano nga ba ang estado na rin sa bando sa kasalukuyan? Asa na nga ba siya? Bukod po dyan, sigurado na nga ba si Abueva at Perkins dito sa Gilas, Pilipinas? Si Abueva may injury nga ba kagad matapos ang practice? Sasagutin po natin yan. And si Justin Brownlee, proud po siya na represent ang bansang Pilipinas. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan niyo po ang ating palabas. Kung medyo mabigat po ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ko dyan. Maraming salamat po. May special announcement po si Coach Tim Cohn para sa paparating na training kasama ang Gilas Women's Team. Ano nga ba kanyang pahayag tungkol dyan? Tignan po natin ang sinabi ni Coach Tim sa kanyang official Twitter or X account. Magkakaroon ng joint practice ang Gilas Men's Team sa Gilas Women's Team sa Field Sports Arena sa Huwebes, September 14. Magsasama sila sa court at magkakaroon ng interaction sa pagitan ng dalawang kupunan. Ang publiko ay malayong pumunta at mag-observe. Bubuksan ang gate alas 4 ng hapon, hindi kailangan ng ticket. Good news po yan doon sa nandoon na o malapit po sa venue, lalo na doon sa gustong makita ng live ang practice ng Gilas Pilipinas, di ba? Wala po kasing ticket yan eh. At hindi po lahat ng pagkakataon makikita ng lahat ang training ng kupunan. Kaya ano pa hinihintay nyo? Maganda po para bukas, September 14 po yan, wala pong ticket, walang kailangang bayaran. Matapos ang joint practice na ibinahagi ni Coach Tim Cohn, may schedule na ang Gilas para sa isang closed-door training. Eto yung closed-door ha, saan nga ba ito dapat gawin? Ito pong sinabi ni The Dean Kinito Henson sa kanyang official Twitter or X account. Pupunta ang Gilas sa Inspire para sa closed-door training sa Sabado. Naghihintay pa rin ang SBP sa Asian Games, Japan B-League and KBL OK para isama ang mga manlalaro. Pero ginagawa ni Coach Tim Cohn ng lahat para makapaganda kahit mahirap ang sitwasyon or kondisyon. Puspusa na po sila sa paghahanda para po sa Asian Games. Yun lang po nakikita natin. Medyo nalito lang po tayo doon sa sinabi ni The Dean Kinito Henson na hinihintay pa rin ang Japan B-League at KBL yung okay ha para isama po yung mga players. Ibig sabihin ba no, nililigawan pa rin ni Coach Tim Serena sa bando ng anyang KGC dito sa KBL? Dwight Ramos, Kiefer Ravena, Kai Soto at AJ Edu ng Japan B-League. Di ba? May pahiwatig ata doon si The Dean sa kanyang pahayag po na yun. Sana lang nalinaw kasi medyo malabo ng konti yung pahayag. Pero base nga po dyan, naghahanda na po ang Gilas Pilipinas. Matindi na po or puspusa na yung paghahanda. Kung tila nililigawan pa rin ni Coach Tim Cohn si Renzo Bando at ibang players overseas, asa na nga bang si Renzo Bando? Ano estado niya? Tingnan po natin ang report ng Manila Bulletin. Nandito pa rin si Renzo Bando sa Pilipinas pero inaasahang babalik siya sa South Korea anumang oras sa lalong madaling panahon para makasama ang anyang KGC. Kumpirmado po na naandi dito pa si Renzo Bando sa atin sa Pilipinas. Pero ayon na rin po kay Manila Bulletin, inaasahan pong aalis patungo ng Korea para sa kanyang kupunan. Ibig sabihin po niyan, wala siyang commitment sa Gilas Pilipinas para sa Asian Games sa kasalukuyan. Ha? Pero katulad po ng ibinigay na pahayag ni The Dean Kinito Henson, hinihintay pa rin ang SBP ang B-League at KBL. Kung ano man ang plano po nila dyan, wala pa rin po tayong alam tungkol dyan. Hintayin po natin ang mga posibleng kaganapan. Sa ngayon po, yun pa rin ang hanay ng Gilas Pilipinas, wala pong pagbabago. Sa 12 players na naispatan sa practice nitong Lunes, may dalawa na ayon kay Coach Tim Cohn ay hindi sigurado ang slot. Sino-sino ang dalawang players na to? Tignan po natin ang sinabi ni Coach Tim sa report ng Inquirer. Kinuha din natin sina Perkins at Abueva na hindi 100%. 100% silang makakasama sa team kung papayagan ng local organizers. So nakabitin po si Abueva at si Perkins kasi nga parang depende yan sa local organizers kung papayagan po sila, di ba? Kung okay sa kanila, makakasama po yung dalawa. Kung hindi okay, malamang papalitan po sila. Ganun ang pagkakaintindi natin sa sitwasyon na ibinahagi ni Coach Tim Cohn. Pero bakit nga ba hindi sila 100% na makakasama dyan? Bakit depende pa rin sa local organizers? Ito po ang sinabi ni Coach Tim sa report na Inquirer. Wala sila Abueva at Perkins sa orihinal na listahan ng 6 na pangalan na isinumite. Pero dahil sa injuries ni Jamie at Brandon, humihingi kami ng desisyon kung maaari namin silang palitan nila Calvin at Perkins. So ngayon, malinaw na kung bakit hindi pa sila sure or sila Abueva at Perkins. Although sigurado silang isasama ni Coach Tim Cohn sa Gilas in case na walang aberya, di ba? Pero kung hindi talaga pumayag ang local organizers ng Asian Games, medyo tagilid po yung dalawa, si Abueva at si Perkins, base po sa pahayag ni Coach Tim Cohn ha, na lumabas. Ha? At doon tayo manghihinayang kasi nasa practice na po sila, di ba? Pero alam naman natin na may nakahandang remedy dyan si Coach Tim Cohn. Kung sakaling makasama si Abueva at Perkins, meron po magandang nakikita si Coach Tim. Ano nga ba nakikita niya sakaling makasama sila Perkins at Abueva?
Ito po ang sinabi ni Coach Tim sa report ng Manila Bulletin. Kung mapapanatili natin sina Calvin Abueva at Perkins, sa tingin ko magbibigay sa atin yan ng versatility para i-challenge ang Japan at Korea. So maganda po yung nakikita ni Coach Tim Kong dito sa dalawa na to, no? Kaya ganun na lang siguro yung kanyang pagpupursige na maisama po sa Hanay, di ba? Base sa kanyang pahayag, fit ang dalawa sa bakbakan versus Japan and Korea. Bahala sila ni Coach Tim Kong sakaling makaharap ang dalawang bansa po na yan. Yun nga lang ang problema, nakasalalay pa rin po ang kapalaran nila sa local organizers. Hopefully pumayag, di ba? Sa paghahangad ni Coach Tim Kong na makasama sa Hanay si Abueva, tila nagkaroon ng problema dito pa lang sa Pilipinas. Ano nga ang problema na yan? Tignan po natin ang report ng Spin. Na-dislocate ni Abueva ang kanyang kanang hinlalaki sa isang rebound play habang nakikipagbakbakan sa dalawang Gilas players. Yun ang mabigat, di ba? Prone talaga ang player sa injury eh. Kasi bawat kilos nila, may makakabangga sila talaga dyan. Hindi may iwasan, sabi nga nila. Kasi nga, lahat gumagalaw. Lahat ng players andyan dyan. Gaano ba kalala ang naging pinsala kay Abueva na maghaba yung hinlalaki niya dahil sa sitwasyon na yon? Ito po ang sinabi ni Sir Danny Espiritu sa report ng Spin. Okay lang naman daw siya. Namagalang yung thumb niya kaya medyo hirap daw siyang humawak ng bola. Pero sabi niya, tatalian lang daw naman yun eh. Okay na ulit siya, malayo rin sa bituka. So base po sa pahayag ni Sir Danny Espiritu, walang problema sa naging kaso ni Calvin Abueva. Maganda yun sa panig ng lahat kasi walang dudang makakapaganda siya sa Asian Games sakaling aprubahan ng local organizers ang kanilang appointment o request na makasama silang dalawa ni Perkins. So kung natakil natin si Perkins at si Abueva, tawid po tayo dito kay Justin Brownlee. Matapos kasing hindi makasama sa World Cup, nagbabalik gila si Justin Brownlee. Ano ang masasabi niya tungkol dito? Ito po ang sinabi ni Justin Brownlee sa report ng ABS-CBN News. Sobrang excited ako. Isang karanga lang kasi ito eh. At nasasabik akong makasama ang iba pa sa kupunan. Hindi ko pa nakakalaro ang ilan sa kanila. At syempre, sabik akong makabalik. Si Justin, masasabi natin na na-adapt niya na talaga yung never say die attitude ng Ginebra. Yung tipong kapag natalo, hindi kaagad sumusuko, di ba? Nakita naman natin ang ginawa niya nung SEA Games. Kumuha tayo ng gold sa Cambodia sa kabila ng halos lahat ng players ng Cambodia is American, di ba? Siyempre, hindi naman niya ginawa yun ng mag-isa. Kasama niya buong kupunan. Pero sinasabi natin is maganda yung leadership niya. Lahat gumagalaw sa kanyang pumuno sa loob ng court. Hindi rin po naiwasan ni Justin Brownlee ang tanong tungkol sa World Cup. Ano nga ba ang masasabi niya sa naging estado ng Gilas matapos ang FIBA World Cup? Ito po ang sinabi ni Justin Brownlee sa report ng ABS-CBN News. Sa tingin ko kasi maganda naman yung naipakita natin o ng ating mga players sa World Cup. Hindi tayo nag-qualify sa Olympics na inaasahan natin pero masaya ako na makakabangon tayo mula doon. Masaya akong katawan ng Pilipinas ng may pagmamalaki at karangalan. Yun si Justin Brownlee. Kahit hindi purong Pinoy, di ba? Ramdam mo rin yung sincerity niya bilang isang tao. Wish natin na maganda maging resulta ng kanilang kampanya sa Asian Games. Wish din natin na makapasok tayo sa Olympics bagamat alam natin na butas talaga ng karayom ang dadaanan ng Gilas or ng Gilas Pilipinas bago mangyari yon. So guys, maraming salamat.